Hello mga friends, nagbabalik si Mama Ava dito sa aking YouTube channel. At magagawa po ako ng isang video na short video kung paano po mag-apply ng gel polish sa nail. So kung paano po siya ipantay sa kuko na yung kulay niya. So mag-start po naman na tayo sa cleaning, then prime, then paglagay ng base, ng color, and ng top coat. At para makatulong din po ako sa isang friend na naging nails din, at pati na rin po sa iba. So, hindi po, disclaimer lang po, hindi ako professional nagtuturo ha. Ako po ay isa rin pong baguhan. Gusto ko lang po ma-share din po yung aking konting na kaalaman din po sa pag-nails. So, lalo na kung gamit ay gel polish. So, sana makatulong po sa aking kaibigan at sa iba pa pong gusto kong panoorin. Gustong manood sa akin. Sana po magustuhan niyo at makatulong po ako. At itong kaibigan ko na ito ay marunong na rin po talaga siya. So, gusto niyang dagdag alaman at idea pa po sa pag-nails. Lalo na po kung ang gamit ay gel polish. Sana po, makatulong po at umpisa na po natin. Inisprehan ko po ng alcohol spray ang aking kuko para matanggal yung marurumi nakadikit sa aking kuko. At ginamitan ko na rin po siya ng nail file. Inuna ko po kasi i-shaping yung kuko bago ko linisan. Yun po kasi yung style ko. At pagkatapos po, kung medyo madikit ang aking dry skin sa aking kuko, ginagamitan ko po siya ng drill. So, tagal ko na rin po kasi hindi naglilinis eh. Para lumambot po yung dry skin, lagyan ko na rin po siya ng cuticle remover para madali po siyang may push o may tulak sa baba. Gamitan ko po ulit ng alcohol spray para matanggal po yung ginamit kong cuticle remover para maalis po yung mga dumudulas sa aking kuko. At pagkatapos po, ibabuff po natin siya ng mabuti hanggang sa taas ng dulo ng kuko. Ibuff niyo mabuti po ha, para matanggal yung mga madudulas at mga shiny para kumapit po yung gel polish sa kuko. Nilagyan ko po siya ng prime. Paglagay ko ng prime, sinisecure ko rin po yung taas ng dulo ng kuko. At pag nag-dry na po, nilagyan ko po siya ng base gel polish. Clear po yan na base gel polish. At sinisecure ko po, shield ko po ang taas ng aking kuko. Pagkatapos mag-cure ng 30 to 60 seconds sa UV light, mag-a-apply na po ako ng black gel polish. I-secure na ulit natin po o yung kakalimutan sa taas ng dulo ng kuko. Pagkatapos ma-cure ng 30 to 60 seconds, mag-apply ulit ako ng black gel polish. Hindi ko po masyadong sinagad sa bawat gilid ng aking kuko ang gel polish. Kasi po, baka kumalat po siya o dumikit po sa cuticle ng aking kuko. So, gagamitan ko po siya ng manipis na brush. Para po full o pantay po yung kulay sa bawat gilid ng aking kuko.
meron po kasing gel na medyo malamnaw. Ginagawa ko po yan pagkatapos ko sa pangalawang pag-apply. Sa pangatlo po, nilalagyan sa pangatlo naglalagay pa rin ako ng gel polish. Pero depende rin po yan sa gel. Meron po na malapot hanggang dalawang apply. Pantay na po yung kulay. Yan, pwede nyo rin ulit yung patungan ng pangatlong apply kung ito yung sa tingin nyo po ay hindi pa pantay ang kulay. Ayan, pagkatapos ko ng 30 to 60 seconds ko i-cure, ilagyan ko po siya ng hard gel polish para more siya na hindi ka agad matatanggal, hindi ka agad pasukin ng tubig. Huwag niyo po kakalimutan sa taas ng dulo ng kuko na i-safety siya o i-shield siya. Pagkatapos po mag-cure ng 30 to 60 seconds, in-applyan ko na rin po ng top coat. Don't forget po ha, secure niyo po sa taas ng dulo ng kuko. Ayan, and cure nyo po ulit ng 30 to 60 seconds. After po ma-cure, nilagyan ko na po siya ng cuticle oil. O pwede rin po na, pag na-cure na rin po, pwede nyo po hugasan yung kamay nyo o bago lagyan po ng cuticle oil. Okay, thank you po. Sana magustuhan nyo po yung aking short video at sana po naintindihan nyo at sana makatulong rin po sa inyo at sa aking kaibigan.